Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw. Ito mga kabunyog, itong si Attorney Vic Rodriguez. Ito yung abogado ito ni Marcos Jr. nung panahon na nagprotesta siya kay Lenny Robredo. Kahit alanganin yung protesta ni Marcos Jr. kay Lenny Robredo, dahil obvious naman na hindi naman talaga dinaya ni Lenny Robredo, nag-protesta pa rin si Marcos Jr. at panapanahon, nagbe-briefing sa media, pinapalabas na nandaya talaga si Lenny Robredo. Kahit nag-recount na, binilang na uli ang boto, talo rin pa rin talaga si Marcos Jr. Pero kapag nagsasalita sa media itong si Victor Rodriguez, sinasabi niya na hindi pa tapos. Makikita nyo sa darating na mga araw, lalabas yung totoong resulta, panalo talaga si BBM. Ganun katindi ang nangyari dito kay Victor Rodriguez noon. Kumbaga grabe ang kadidepensa niya kay Marcos. Kahit nakakahiya na yung kanyang mga sinasabi kasi obvious na nagsisinungaling siya. Kaya naman, kahit nung panahon ng kampanya, si Marcos Jr. hindi nag-a-appear sa mga debate, sa mga forum. Ang nag-a-appear si Victor Rodriguez. Siya talaga ang nagdidepensa noon kay Marcos Jr. Parang siya na nga ang kandidato eh. Ngayon, nang maupo si Marcos Jr., ginawa siyang executive secretary. Tama lang naman kasi syempre bilang pabuya din sa kanya. Payback, ang grabe ng sakripisyo niya kay Marcos. Hindi lang nung panahon ng kampanya, kundi nung panahon pa ng protesta ni Marcos Jr. laban kay Lenny Robredo. Grabe ang ginawa nito ni Victor Rodriguez para sa kanyang kaibigan at kliyente na si Marcos Jr. Pero hindi nagtagal, sinipa siya. Kasi naman, maaga pa, grabe naman yung mga diskarte niya Yung mga tao niya, nilagay niya kaagad sa mga importanteng positions. Naisip siguro nila Lisa Araneta Marcos at nila Martin Romualdez, grabe itong si Victor Rodriguez. Mas nauna nang naglagay ng mga tao niya. Masasapawan pa tayo nito sa makukurakot sa gobyerno. Kaya sinibak itong si Victor Rodriguez. So ngayon, masama ang loob ni Victor Rodriguez. Sumama na siya sa mga Duterte. Sa mga rally ng mga Duterte, yung mga prayer rallies ng Duterte na actually political rallies, yung maisog, nandun si Victor Rodriguez nagsasalita. At ngayon, mayroong post itong na video niya, itong si Victor Rodriguez, nagpa-drug test siya. Siya mismo, sarili niya. Isinailalim niya sa drug test. Ang sabi niya, ito, nag-drug test na ako. Para ipakita na ako, wala talaga, hindi ako, malinis ako, hindi ako involved sa drugs. Sana si Marcos Jr. at ang iba pang mga officials, mag-drug test na rin. Mag-drug test na rin. So bakit niya pinipilit na mag-drug test si Marcos Jr.? Parang siya na ngayon ang nagdidiin kay Marcos. Parang siya na ngayon ang nagdidiin kay Marcos Jr. Dati siya ang nagdidipinsa dito. Kaya mahirap din paniwalaan itong si Attorney Victor Rodriguez kasi alam naman na may sariling motibo siya bakit niya ngayon kinakalaban si Marcos Jr. Kasi nga, sinibak siya . Sinibak siya. Kumbaga, hindi malinis ang Ngayon, kung ano-ano ng issue kay Marcos Jr., lalo na itong droga, si Victor Rodriguez ngayon ang kasama. Kasama nila Maharlika, nila Glenn Chong, nag-question kay Marcos Jr. na dapat daw mag-drug test ito. Kaya ngayon, nagpakita si Victor Rodriguez, nag-drug test na daw siya. Sana daw, ganun din si Marcos at ang iba pang mga officials ng gobyerno, mag-drug test na daw. Pero, ang hirap paniwalaan si Victor Rodriguez sa naging ginagawa niya na yan. Kasi, malinaw naman, masama lang ang loob niya, kaya ginagawa. Hindi natin pinagtatanggol si Marcos Jr. Pero, Rodriguez, hindi pure, hindi dalisay ang motibo. May halong paghihiganti dahil sa ginawa sa kanya na sinibak siya sa pwesto. Anyway, panoorin niyo itong mahabang interview niya, mahabang pinagsasabi niya, para marinig natin kung ano bang mga sinasabi niya tungkol kay Marcos Jr., lalo pagdating sa droga. Pero tulad ng sinabi ko,
Hindi natin kailangang paniwalaan ng buo itong mga sinasabi ni Victor Rodriguez. Away lang talaga nila ito. May away na sila. Kasi kung wala naman silang away ni Marcos, hindi niya naman ilalabas yung mga yan. Anyway, ito mga kabunyog, mga kababayan, panuorin nyo ang source ng mga balita at komentaryo. Attorney, umpisan muna natin dito. Bakit po kayo nagpa-drug test? Kumbaga, ang panawagan natin ay sa kasalukuyang administrasyon, lahat sa ating pamalan mula pinakamataas na pinuno hanggang sa pinakamababa. Ano po ang layunin nito? May gusto ba kayong mensahe na iparating dito sa inyo pong pagpapa-drug test? Alam mo, yung nasa caption ng aking recent posting, it really is coming from my heart na hindi mamatay-matay itong usapin ng paggamit ng droga di umano ng mga ilan sa nasa pamahalaan. At nung naglabasan at muling uminit itong usapin ng droga, alam mo, Admar at Carla, ako'y nananahimik na at enjoying my private life and private practice. Pero nung lumabas nga yung ipinakita doon sa vlog ba o Facebook page ni Binibining Maharlika, ang daming tumawag sa akin. Yung iba, gustong nakikiusyoso, ano bang talagang totoo doon sa ipinakita ko noong 2021. Ako daw tinolerate ko raw yung kasinungalingan noong 2021. Kung nalalaman ko raw ba na peke yung aking pinakikitang resulta, that is why I have reposted yung controversial na papel na umiikot last week. At ang linaw ng sinabi ko roon, I never said that piece of document or paper or whatever way you want to call it coming apparently from PIDEA is authentic. There is not a sentence, a word, more so the caption that suggests that I am affirming and confirming the authenticity of that document. Konting pag-unawa at pag-intindi ho muna bago tayo mag-komento. Kaya nga, ang sinabi ko, to simplify, mag-drug test na lahat. Why? Because I stand by, Adma, doon sa aking ipinakitang resulta noong 2021. Yun ay resulta niya din BBM at ang sabi roon ay negatibo. And up to today, I stand by what I did noong 2021. Yung mga nagsasalita, pumupuna, wala naman ho kayo doon noong mga panahon na yun. Kaya wala ho siguro ng authority na makapagsabi whether he is standing by or not anymore doon sa kanyang pinakita, kundi yung tao nagpakita. So in your program, Adma, I'm standing by what I have presented noong 2021. Kaya nga sabi ko, kung nag-negative noong 2021, I'm confident kung magpapatest ngayon, negatibo pa rin. Why? Negatibo ka ng 2021. That's why my challenge is not directed, or my call rather, is not directed to one official. It's across the board para mamatay na yan, isyong yan. Dahil hindi biro ang usaping droga. Ang usaping droga, drug abuse at drug use, lalo pa di umano ng mga official ng pamahalaan, whether it's in the Philippines or in any part of the world, this is revolting. Dapat tayong matakot, dapat tayong maalarma, dapat tayong magalit sapagkat droga yan. Walang gustong may mapahamak sa ating pamilya sa droga. And then patuloy, sinabi na peke nga daw ipinakita ko. So once and for all, I would want, last week, I was thinking, I'd rather walk my talk, Admar. Sige, protest ako. Para wala nang questionan diyan, nagpa-test ako at yung resulta. At ito ay hindi naman ito stand alone na naisip lamang. Napag-alaman ko na as early as May of last year, may magandang programa ang ating kasalukuyang pamahalaan, yung partnership with private sector na gawing drug free ang ating mga workplaces. Maganda yun. So bilang privado, tumugon ako. I have my own business to run. So magandang ehemplo rin yun, hindi ba? But higit sa lahat, bilang Pilipino. And when I make comments in my post, I am making it as a Filipino. May karapatan akong makialam at makibahagi sa mga bagay na may kinalaman sa araw-araw na pamumuhay ng bawat mamamayang Pilipino na walang sino man ang maaaring kumitil o magpatahimik dito.
Mm-hmm. Opo. So, Attorney Vic, yung ipinakita, pwede natin may pakita yung ano eh, yung drug test ni PBBM. Kumbaga, tinatayuan mo na ito ay legit po na drug test. It was a legitimate one that I have presented to the PDEA. In fact, ang usapan noon sa PDEA lang. And for the record, para naman yung may masabi lang o yung gusto lang na makapanira sa akin at sa aking pagkatao, alam mo, Adma, I will share a story na hindi nalalaman ng taong bayan. Ang usapan noon ay isa-serve ko lamang yung negative result sa PDEA. Subalit, ako rin naman ang namamahala nung gagawing kampanya, ang ginawang kampanya, ako rin naman talaga nagmamalasakit doon kay BBM. Then BBM, now President Marcos. I took it. Ako, desisyon ko, on the ground. Ako hindi. Dadaling ko rin ito sa PNP at sa NBI. Yung tatlo, PDEA, PNP at NBI. Hindi lang ako titigil sa PDEA. Why? Dahil sabi ko, yung tatlong ahensya ng pamahalaan na may anti-drug operating units, marapat siguro na i-serve ko na itong negative test upang sa ganun, no one can deny na hindi sila nabigyan ng negative result noong 2021. Ako mismo yun. It's my own initiative na silbihan yung PNP at yung NBI bukod sa doon sa napag-usapang PDEA lamang. Why? We are building scenarios leading into the campaign proper, leading into February 8, yung simula ng kampanya 2022, kaya ako parang hindi ko matatanggap na halimbawa na lahat pinag-iisipan mo na, pinagpaplanuhan mo na, we call that foresighting and war footing. Kaya ako baka mamaya salbayin si boss, I was referring to BBM noon, na harangin tayo, pagagaling tayo sa isang campaign sorti, sabihin checkpoint at kung anong kapilyuhan ang gawin sa kanya, padapain pa kami pare-pareho sa kalsada dahil wala namang kami mga security noon, hindi ko matatanggap yun. So sabi ko, hindi, maiinom siguro, bigyan ko lahat ng ahensya ng pamahalaan na may operating unit pagdating sa drugs. Nang sa ganun, it will serve as a notice to the whole world that negative ito ha, bago nyo kami salbahin, mag-isip-isip kayo. Yan ang backstory dyan. Kaya yung mga nagko-komento ngayon, siguro ho, basahin yung mga igi, yung mga postings, hindi lang po yung postings ko, kundi yung marami pa. Tunuhain ninyo. At marinaw doon, ang sinasabi ko, I am standing by what I did, I think that was November of 2021, and I'm still standing by it today as we speak. At I was confident na when I made that post last week, I'm confident until now. Kung nag-negative nga ng 2021, give me a reason. Bakit na naman hindi mag-negative ngayon? Pero para lang matigil yan, inunahan ko na ako na. Magsilbing ejemplo. Bilang privado, magpa-test din ako para patas. Di ba? Opo. Attorney Vic, dito po sa drug test report ng kay PBBM, kayo po ay kasama ng PBBM during nagpa-test siya? No. Dahil natatandaan ho ninyo nung panahon na yan, I think wala naman akong kopya na yan eh. November 22, 2021. No, 2021. Opa. November 2021. That was, I'm sure of this. This was before the campaign. So it's 2021. Tatandaan ninyo, puso pa dyan yung ECQ, MCQ, GCQ, lockdown. Tama. Pandemya. Diba? Bawal pa yung pupunta ka sa ospital lang may kasama. Oh. Bawal pa yan. Kahit i-check ninyo yung mga reports ninyo, newspaper account, etc., government issuances. Wala, bawal pa yan. So kung pupunta ka ng ospital, mag-isa ka lang. Mm-hmm. Bawal lang may kasama. Hindi dahil ayaw namin siyang samahan. Yun ang umiiral na patakaran ng 2021. Now, witness ko ba? Hindi. Bawal din yan dahil ang kasama ko lang dyan yung anong tawag doon? Yung parang not the chemist eh. Yung hospital, nakagawin din. Medtech. Mm. Ang kasama mo dyan, medtech. Mm-hmm. And when I did mine, last week lang, hindi naman pwedeng isara mo rin yung pinto eh. Paghuhugasin ka nga ng kamay eh. Mm. And di ba, wala sa bulsa mo
pag bigay mo ng urine sample mo, hindi pwedeng isa rin pintuan. Pagkano, bibigay mo na, pupunasan mo exterior portion nung lalagyanan, bibigay mo sa kanila, isi-seal na nila. Mm-hmm. So hindi ko na witness yung actual. Mm-hmm. Sinasabi ko lang, I'm standing by what I did. If lumalabas ulit yung authenticity o kung ano man yung resulta, I don't think I am the proper person na magpaliwanag. Pero ang sinasabi ko lang, I'm standing by what I did. And I'm confident yung resulta ng 21, totoo, negative. Now, there is no reason for anybody to doubt. Kung may magpapatest man ngayon, hindi naman siguro magpo-positibong biglaan yan. Mm-hmm. Pero ang question naman dito kay Maharlika ay patungkol sa katakatakang yung pagproseso. Like halimbawa, dito po sa inyong drug test po, Attorney Vic, nakalagay dito sa transaction time, last April 4 po kayo nagpa-drug test, 9:20 a.m. And yung report date time naman, 2:33. Siguro ito yung nakuha na yung resulta, alas 2:33 ng hapon, same day. Yung kay VP Sara naman, kung may papakita natin yung kay VP Sara, iba naman yung araw nung siya ay nagpa-take ng test, that was on dalawang araw after na nagpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi dito, 11:24, 2021. 10:58 siya nagpa-drug test, tapos na proseso, natapos 3:26 ng same day. Sa inyo pong dalawa ni VP Sara, same day po. Pero ang ipinagtataka at nakita nga ito ni Maharlika, doon sa drug test ng ni Pangulong Bongbong Marcos, ay umabot lang ng 2 minuto, no? Ang transaksyon natapos agad-agad. Kaya yun yung question na doon ang paghihinala na baka dinoktor o baka hindi totoo yung pagpapa-drug test ng ngayon, Pangulo Attorney Vic. Well, meron akong naiisip na sagot sa iyong tanong, but alam ko maunawaan mo, Adma. Ayoko namang, I can no longer speak for him. And whatever I have in my mind, whatever thoughts that I have in my mind, I think wala akong karapatang sabihin na para sa kanya. At wala naman ako kasi personalidad. So siguro let whoever on his behalf or on behalf of the hospital or the laboratory who made the examination explain or answer those lingering questions that are, again, out in the open now. Mm-hmm. And alam natin itong issue na ito, even way before pa, nababanggit itong paggamit di umano ng illegal na droga ng noon ay senador, dating senador, at hanggang sa umabot sa panahon ng kampanya, meron pang isang dating commissioner na ganun yung kanyang treatment, no, every time na sumasama siya sa kampanya ng mga dilaw patungkol nga sa paggamit ng illegal na droga di umano ng ating pangulo, at nabanggit din minsan ito ni Pangulong Rodrigo Duterte, tapos muli na namang nabuksan yung issue na ito through vlogger na si Maharlika. At alam naman natin na may mga supporter din ito sila, lalo na si Pangulong Rodrigo Duterte, bumabaya na may mataas na trust rating talaga, approval rating. So maraming mga naniniwala na mga Pilipino, kumbaga nakakuha ng mga simpatya. Gaano po kahalaga na muli pong itong sagutin ng kasalukuyang administrasyon? Dahil nagkakaroon po ng division, may mga supporter din yan si Maharlika, for sure. Meron din yang nahimok at naniniwala nga dito sa mga allegation. Para once and for all, matapos na ang lahat ng mga haka-haka. Minsang naitanong ito sa ating Pangulo, pero parang tinawanan niya, hindi niya binigyan ng halaga. In fact, doon pa, binalik pa dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung issue, yung paggamit ng fentanyl, which is pwede namang ipagamit, basta mayroong subscription lang or a prescription mula sa doktor, Attorney Vic. Yun ang sinasabi ko, Admar at Carla. Sus ko, napakahaba na nang itinakbo ng kwentong ito. Simple lang naman, napakadaling tuldukan. Kung gusto mo, exclamation point pa, hindi ba? Ay undergo a credible drug examination.
undergo a credible and acceptable drug examination. Kung mali kung sino, di man nanahimik na yung mali. Di ba? Hindi pwede yung, peki yan, ay, hindi, kasi ako, gito. Di magpatest ka. Very basic and fundamental eh. Kukuha ka ng driver's license, I believe kailangan mo ng drug test. Pagka ikay mag-a-apply ng trabaho, kinakailangan mo ng drug test. Even my own children who are very, very young, they are being subjected to in school into a random drug test. Pumapalag ba kami mga magulang sa eskwelahan yun? Hindi. Gusto nga namin eh. Para sa ganoon, nakakasiguro kaming mga magulang na yung anak namin ay hindi mababarkada o hindi napapasama sa isang drug user. Anong masama doon? Bakit nagagalit dito sa vlogger na si Ms. Marlica? Bakit nagagalit doon sa nagpakita ng kanyang drug test? Bakit kini-question? Simple lang yan. Meron namang programa ding inilunsad ang pamahalaan. At yan, ibinakit ko din so doon sa aking drug result. Yung linabas pa ng Philippine News Agency. Sarili din yung programa eh. That's why the title of the caption that I have made in my own page, Lead by Example, Leadership by Example. Bakit naman ikinagagalit yung panawagan, let all those who are leading this nation undergo drug test. Ang daming pinag-uusapang mayroong mga warmongers dyan sa gobyerno. Tayo ba'y papasok sa isang higwaan between a neighbor country na hindi tayo nakakatiyak doon sa mga usaping bumabagabag sa ating lipunan? Yes, do the basic first. Bakit sumasama ang loob? Bakit nagtatampo? Bakit may nagagalit? Gawin muna natin nararapat. Pinag-drug test tayo. Yes, partner Carla. Attorney Vic, no, magandang hapon po sa inyo ulit. Yes po. Ito po yung katanungan ko din po, Attorney Vic, no? Kasi urine test lang po ang ginawa ni PBBM noong 2021. Marami po ang nagsasabi na hair follicle test ang gagawin kay BBM. Pabor po ba kayo dito, Attorney? I think a different standard should be given to those who are in public office, whether elected or appointed. I agree. Kasi pag nag-drug test na using yung test kit o yung urine, meron na naman magkikwestiyon. Baka hindi mo iiyan. Baka uminom ka ng, although walang scientific explanation, ito yung naikikwento ko lang, Admarat Carla, yes, na baka uminom ka kasi ng mga isang galong buko na wash out, etc. Para matapos yan, gamitin natin yung pinaka-scientifically reliable, which is yung follicle ng buhok. Doon sa mga nasa gobyerno. At yung nandoon naman, mahirap mo naman kasing i-subject. Mm-hmm. Yung same standard yung nasa privado at yung nasa gobyerno. Pero kung sasabihin nila, hindi, dapat across the board, lahat, hair follicle, pwede rin naman. Diba? Simula nung nasa gobyerno. Again, uuwi tayo doon sa aking sinasabing lead by example, leadership by example. Ayun po. Ito naman po, Attorney Vic, no? Sa inyong personal na account kay PBBM po, ngayong nagkalabuan na yung samahan, para sa kapakanan po ng taong bayan po, Attorney, may napansin po ba kayo na senyales na drug use ni BBM? Ulitin ko. I think yung observation na nagkalabuan ng samahan namin ni Pangulong Marcos is observation nung nasa labas ng samahan na yun. Mm-hmm. But as between me and him, kami na lang dalawa siguro o makakapag-define kung nagkasamaan ba ng relasyon. Pero yung doon sa napansin, to be fair to him, ako normal. Normal yung pagkakakilala ko sa kanya. Kaya nga sinasabi ko I am very confident of what I have presented way back in November of 2021. Mm-hmm. And if the same test will be conducted now, wala naman akong nervous na magiging positibo yung negatibo. Maybe that's the suggestion being made by other critics. But I'm inviting all Filipinos to go and visit my page. Give me one word. Give me a sentence or even the entire caption that one can conclude that I have said that the paper presented is authentic. Mm-hmm. Give me one sentence na may inakusahan akong type na sino na pag nag-test ka, magpo-positibo ka. In fact, ang sabi ko,
napapanahon na I'm encouraging everybody in the government especially para mamatay na itong napakahabang kwentuhan, kung kwentuhan mo man nang sasabihin ito. Lagyan na natin ng tuldo. Lagyan na natin ng katapusan because it is very revolting kung hanging palagi yan. And it is, yung environment napaka-unstable. Hanggat hindi sinasagot, hindi mo pwedeng sidestep yan, hindi mo pwedeng iwasan yan. At pinakamasama ho, mga kababayan, sa bayan ng Pilipino, ang pinakamalihong ginagawa, kilala nila kung sino sila, ay ina-atake yung mga nagko-komento at sinasabing fake news. Di harapin natin, patunayan nating peki sila. Maglabas tayo ng credible drug test. I agree with you, Carla. Gamitin ang follicle ng buhok para yung resulta. Kung ito ay resulta negatibo, supalpal natin doon sa mga mukha nung sinasabi ninyo nagpapakalat ng fake news. Simple lang ito. Hindi tayo kailangan magtalo-talo rito. Bakit? Usapin droga lang naman ito. At ako naniniwala, kahit na sinong pamilyang Pilipino, walang gustong magkaroon ng anak, ng kamag-anak, na kapatid, na adik. Kaya hindi natin pwedeng sabihin hindi importante ang usaping ito. Huwag tayong lumihi sa real issue. If you want to have respect and credibility doon sa mga namumuno sa atin, pagbigyan natin ng hamon ng sambayan ng Pilipino at di magpa-drug test at sabihin natin sinungaling sila pagka ipakita na natin negatibo yung kanilang resulta. Ayun, kasi sabi nyo nga, di ba, attorney, yung sa caption nyo, simpleng hiling, simpleng solusyon din po ba? So, sa tingin po ba ninyo, ang mga desisyon ngayon ni BBM or ni PBBM ay gawain ng may normal po na pag-iisip? I think if I will, I am not the person to comment on it dahil nagsama kaming minsan. Yes. I am in disagreement with many policies na ipinapatupad. Kagaya nga rin sa posting ko rin, meron nga akong panawagan na maging marahan, diplomasya, hindi gera. Dahil may singit ko lang, Admar at Carla, with your permission. Yes po. A few months back, ang usapin ay yung tension sa pagitan ng China at Taiwan. Ngayon, parang ang nasa 11th hour na tayo, parang anytime pwedeng magdigmaan ng China at Pilipinas. Paano tayo nakaladkad dito? At sinasabi na iba, o pasing soberenya, again, resolbahin natin ito ng napakikipag-usap. Nag-uusap naman dati, ba't hindi mag-usap ngayon? I will give you one concrete example. Doon sa mga, I know that bashers will be bashers, haters will be haters. Wala tayong pakilam doon. Hindi naman sila nakaka-apekto sa atin. Pero itaas natin yung antas ng diskurso. Pansinin ninyo, sa international stage, yung Secretary of Treasury ng Amerika, si Janet Yellen, ay kasalukuyang nakipagtulong doon sa kanyang counterpart, si Minister He ng China. Yung supposedly dalawang magkatunggali sa international stage, yung dalawang superpower, China at US, nag-uusap nga naghahanap nga ng diplomatikong pamamaraan kung paano sila magkatulungan pagdating sa usaping ekonomiya. Tayong kaliit-liit, nakikipag-away tayo at kulang nalang maghamon tayo ng gera. Bakit? Ibig ko sabihin, unahin natin yung interest ng Pilipino. Ayusin muna natin yung ating internal bago tayo nagpapagamit sa interest, hindi naman interest ng Pilipino. Pag-isipan po niyo, mga kababayan, yung Secretary ng Treasury ng US at yung Minister of Finance, I think, of China, si Minister He, ay nag-uusap, nagpupulong kung paano magtulungan. Samantalang tayo, in this part of the globe, halos ang pagbinasa mo, parang anytime pwedeng sumabog ang gera, hindi ba? Ito, Attorney Vic, I know na sagot nyo na po to earlier, but for clarification lang po talaga, Attorney, because I also want to take this opportunity to ask you po, for clarification lang po, kasama po ba kayo personally ni BBM na nagpa-drug test noong 2021 or inabot lang sa inyo ang resulta ng negative drug test niya? No, I was not with him when he subjected himself to that drug test. I have answered this many times in the past. Now, what I have is the result. Yes, the result was handed to me. And yes, I was his lawyer, I was his spokesperson, I was his chief of staff. So of course, I will have to defend him
And pakikita ko talaga yun. Kaya nga hindi ako tumigil sa PDEA. Tinuloy-tuloy ko yun ang headquarters sa Camp Crame at sa NBI office doon sa, hindi na sa TAF. Then I think until now, nandiyan sila sa Araneta Avenue. Because I want to protect my principal. Mm-mm. Ayoko may maglaro ng pilyo ng isipan dyan. At yun nga, pare-pareho kaming padapain sa kalsada at gawan kami ng malisyosong photo. Ihihiyain ba yung aking kandidato na hindi ako makapapayag noon? Not under my watch. Kaya pinuntahan ko lahat ng ahensya ng pamahalaan na may anti-drug operating units. Nang sa ganun, pag nag-usap-usap sila, halimbawa, ganun yung preparation ko noon eh, kung mag-uusap-usap kayo, mag-interagency meeting kayo tungkol sa bagay na yan, no one can deny na binigyan ko kayo ng kopya na nagpapakita negatibo yung taong maari niyong targetin sa isang anti-drug operation. Yun ang backstory dyan na hindi nalalaman ng makaramihan. Ayun. Mm-hmm. Dito po tayo sa pagiging matinong pag-iisip ang ating mga leader mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa attorney. Sa iyo pong pagiging abogado, meron bang sinasabi sa ating saligang batas? Yung sa, alam natin, may public trust din yan eh. Pero paano makaka-apekto if hindi natin sinasabi itong patungkol ano, pangkalahatan na lang kasi marami din tayong mga information lalo na dun sa drug war ni Pangulong Rodrigo Duterte, mismo mga local chief executive nandito sa kumbaga sa illegal na drug. Gaano po kahalaga na nasa matinong kaisipan ng isang leader natin na katulog, katuwang sa pamamalakad ng ating bansa? Dapat lahat mag-subject dyan. Ultimo yung yung aplikante sa ordinaryong trabaho hinihinga ng drug test result. Yung ating mga kapulisan, I think periodically, all of them needs to undergo drug testing to make sure na yung pinagkatiwalaan mo ng sidearm, pati numahaba yung mga special forces, yung special action force unit ng PNP, nasa tamang pag-iisip. Ganon din yung ating mga kasinduluhan na from time to time ay sinasubject din sila sa drug test, pati siguro yung mga general. So, bakit merong exemption? Dapat wala exempted. Again, uuwi tayo doon sa titulo ng aking posting. Lead by example, leadership by example, lang sa ganon. Bumalik yung stability sa governance at bumalik yung credibility at respeto ng ordinaryong taong bayan, kagaya ko, sa mga namamahala sa pamahalaan. At lusawin natin kung anumang duda o agam-agam na umiiral dahil sa mga dokumento naglalabasan, yung mga haka-hakang patuloy na umiikot at hindi mamatay-matay. Mm-hmm. Siguro, panghuli na lang siguro, Attorney Vic, kaya pa ba na makabawi? Kasi ang rating ng kasalukuyang administrasyon, yung sa ating Pangulo, medyo ano na eh, bumababa, no? As per survey, alam naman natin, bago pa lang ang kasalukuyang administrasyon. At sa mga panahon ito, ine-enjoy yung mataas na approval kasi kailan lang yung election, mga 2022 pa, no? So at least more or less nasa dalawang taon pa itong kasalukuyang administrasyon, batang-bata pa. Yet, ang dami ng mga issue na medyo hindi agad-agad natutugunan or hindi agad na nabibigyan ng kasagutan, kaya yung agam-agam nananatili sa isipan ng mga taong bayan. Nakakalungkot, Admar at Carla, ulitin ko, pati sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng inyong programa. Nalulungkot ako dahil bahagi ako sa bumuo ng malaking bahagi ako ng tagumpay na ito. Kumbalit, ang nagiging problema, number one, although ako yung nagsasalita bilang Pilipino at naging dating head ng gabinete bilang dating executive secretary, ang mali kasi, yung mga supposedly nagre-reach out doon sa mga naglalabas ng mga lehitimong issue, ang sagot, imbis na sagutin ng mahinahon, sagutin ng may respeto, inaaway Admar at Carla. Sasabihin agad, fake news, patikos dito, kritiko doon. I will still give that little space kay Pangulong Marcos. Yung taong yan, ang pagkakakalala ko niyan, hindi pala away. Hindi ko na iintindihan ngayon kung saan kumukuha ng lakas ng loob yung mga nagpapayo,
yung nag-handle ng communication, yung mga nakapaligid na instead na lamig, marahan, diplomatiko, bigyan natin ng resulta, performance ang pantapat mo. Kung sa naniniwala ka, intriga lang yung lumalabas, paninira, tapatan mo ng performance. Hindi yung inaaway mo. Halimbawa si Edmar, banata mo kasi may nasabing hindi mabuti sa gobyerno. Gobyerno yan eh. Parang ordinaryong buhay ng ordinaryong tao. Hindi naman lahat sasang-ayon sa'yo. Pero hindi naman lahat ng hindi sumang-ayon sa'yo dapat awayin mo. Diba? Trabaho ninyong iparating sa amin. Ano ba yung mabubuting programang inyo nang nagawa? Trabaho ninyong sagutin yung lehitimong tanong ng ordinaryong Pilipino na nakatingala sa lideratong kasalukuyan ng pamahalaan kung totoo ba itong balitang ito o hindi. Karapatan ninyong tugunin ang usapin ng droga dahil kagalit-galit talaga ang droga. Droga yan eh. Ikaw ba papayag ka na ang pinuno mo kahit sa barangay level na-involve sa drugs o na-chichismi sa drugs? Barangay level ito ha? Hindi. Kahit nga sa isang subdivision, ikaw ba'y papayagan mo na pamunuan ng village association yun ng questionable yung kanyang sinasabing involvement or non-involvement sa drugs? Again, simple lang ang healing, simple lang ang solution. A credible drug test for all, especially those in government service. Mm-hmm. Attorney Vic, nabanggit mo ngayon kung may mga kritiko ang ginagawa imbis na sagutin at ang mga ipinupukol na allegation para ipahiya yung ano siguro yung nagbibigay ng banat ang nangyayari pinapatahimik, no? Meron din yung inilabas na parang ebidensya itong si Maharlika na usapan convo kung sino yung mga critical kay First Lady Araneta Marcos, kay Speaker, imbis na sagutin ay pinapatahimik. Eh, asa na ang demokrasya? Kumbaga, public figure ka, public servant ka, hindi ka dapat maging balat sibuyas. Diba? Eh, nasa demokrasya pa yung bansa natin. Kumbaga, wala na ba tayong karapatan na maningil? Sa gusto natin ang tingin ko kasi dyan yung mga napagkatiwalaan na mag-handle yan kulang sa lalim. Walang depth, ika nga sa Ingles na ang tingin nila na ang ops, pag sinabi ng depth ops natin o PR ops pagka medyo naging critical sa'yo yung isang kolumnista, isang blogger o isang ordinaryong citizen, banata mo, ahiyain natin. Nakikipag-away. Bakit ka makikipag-away? Ikaw nga ang ehemplo ng... Ikaw nga ang gobyerno. Diba? Gobyerno ka nung hindi lamang tumatangkilik at naniniwala sa'yo, dapat mas ligawan mo yung kritiko mo o yung duda sa'yo o yung bumabati ko sa'yo and prove them wrong. Huwag na huwag kang makipag-away. Dahil ang kawawa, yung principal ninyo, si Pangulong Marcos. Mm-mm. Yun nga ang nagiging problema ngayon. At to the point, tatanggalan ka pa ng prangkisa, nagtanong ka lang naman. Tapos sasabihin pa na, oy, ito, meron kaming programa dito sa Congress TV. Lahat ng mga mabibigat at mahihirap ninyo na tanong, pwede. Parang kalokohan yung nangyayari. Na pwede naman, halimbawa, sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, ilang beses na naibabalita na parang ganito dapat ang gagawin. Sino bang nag-isip ng ganyang panukala? Si PRRD, during that time, nagiging ano siya, nagiging balas, tinitingnan niya, oh, ito yung sinasabi ng taong bayan, baka naman. So, nagbabago din yung kanyang decision kasi nakikinig siya. Ang nangyayari ngayon, merong mga swisyon, merong mga ganito, pinapatahimik at hindi pwedeng bumanat sa ating pamahalaan. Hindi ba pwedeng makakatulong yan sa yung governance na, uy, ito yung sinasabi ng taong bayan, ito yung gusto ng taong bayan, dapat dito tayo unahin natin sila considering ang kapangyarihan na binigay sa atin ay galing din sa kanila, attorney. At bar even the Pope, yung mahal na Papa, ay hindi immune sa batikos. Pero nakita mo bang nakipag-away si Pope? Nakita mo bang inutusan niya yung kanyang mga kaparian, yung mga bishop, yung mga kardinal, oh, mag-hire kayo ng ganito, banata ninyo at kinikriticize ang ating mahal na Pope o yung mahal na Papa.
Ibig sabihin, kasali yun eh. Di ba? Kasali yun. It brings to mind, nabanggit mo si dating Pangulong Duterte, hindi ba nang pinagpiestahan din yung kanyang mga accounts ba? I'm not sure now if it's before his election or during his time as president, pero malaking issue yan eh, pati mainstream. Wala naman silang pinangahawakan, pero pinagpiestahan noon si dating Pangulong Duterte to the point na pinuntahan pa nila yung branch somewhere here in Ortigas. Yung branch daw ng bangko, nandun din, dumating yung kanyang abogado noon. Wala naman, laki pag-away ba si Pangulong Duterte? Sabi, oh, willing ako. Pirmahan ko, waiver kung gusto niyo. O ba, ganun din sa usaping ito. Wala namang napakahirap gawin dito. Hair follicle, patest ka. Dahil I think, ngayong napakainit na ng usapan, kahit sino sa pamahalaan na magpapakita using yung test kit or urine specimen, hindi maniniwala ang tao eh. So to cut the long story short, go straight, di mag-hair follicle test ka. Kung sa tingin mo ay kabilang doon sa panawagan ng mga nasa pamahalaan, holding sensitive positions, ay dapat sumailalim at magpakita ng negatibong drug test. Hindi mo rin maisasantabi kasi halimbawa si Maharlika, nakakuha siya ng footage ng CCTV doon sa sinasabing pananakit umano ng PDEA chief. Saan siya nakakuha noon? Tapos meron na naman siyang mga dokumento galing din sa PDEA, nagsasabi na ito, sasabihan agad na peke. So once and for all, para at least kasi kumbaga marami na ang naniniwala dito, once and for all, para masagot ito. At yun nga yung nababanggit natin na dapat magpa-drug test. Attorney Vic, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. So ulitin po, ingat po kayo. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog.